Bago ang araw ng paggawa bukas, humirit ang isang labor group na dagdagan ng lagpas 700 piso ang minimum na arawang sahod sa Metro Manila. Pero sabi mismo ng Labor Department, malabo at suntok sa buwan ang hiling na aumento. Narito ang report ni Mark Salazar. Karagdagang 710 pesos sa minimum na sahod sa Metro Manila ang hiniling ng Trade Union Congress of the Philippines sa Tripartite Wage Board. Kapag napagbigyan ito, magiging 1,247 pesos na ang minimum na sahod sa NCR. Tumaas yung labor productivity for the past 12 years, sister, na 59%. Pero wala hong kapalit yon na real wage increase. Sabi ng TUCP, nasa 4.2 million na minimum wage earners daw sa Metro Manila ang hindi sapat ang nutrisyon. Ganun din ang kanilang pamilya. Yung computation sa 537, hindi makatotohanan kasi hindi naman yun yung inuuwi ng isang manggagawa. Ang inuuwi niya, ang nominal wage ay 416. Pero kung ilagay mo uli yung CPI dyan, bababa pa uli yan. Nasa 354 na lang. Nobyembre nitong nakaraang taon, ang aprobahan ng gobyerno ang 25 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa NCR. Hindi naman daw kalabisan ang hinihinging dagdag sahod para sa disenteng pamumuhay. Pero kahit ang Department of Labor and Employment ay aminadong suntok sa buwan ang 710 peso wage hike kung pagbabasihan ang halagang inaaprobahan sa mga nakaraan. Basically, ang criteria ay yung needs ng workers, isang set yon, tapos yung isa naman ay yung capacity of the employer to pay, isang set yon, and then yung needs of the economy. Ginagamit palagi dyan na salita, ibabalanse mo naman. May nauna ng mga grupo na humiling na gawing 750 ang minimum wage sa NCR. Umento sa sahod din ang panawagan ng Kilosang Mayo 1 na magkikilos protesta sa Labor Day. Mark Salazar, GMA News.